hinihiwala yan kasi puro regalo lang yung habol mo. Patay Gotham! Patay Gotham ka! Emily, hindi ko siya sugar mommy. Amanda, hindi na kami ni Emily dahil sa'yo lang ako. Fresh ba to? Saan mo pinalito? Okay na. Pink na pink ka. Okay na. Kuya? Kuya? Ruben? Ben. Ben. Hayop ka! Ben! Sa lahat ng tatablayin mo, nanay ko ba? Ben! Patayin kita! Ben! Kuya! Kailan ka pa naging violente, ha? Bakit ka ganyan? Ano ba? Tumigil ka! Mangayon lang! Alam mo yan! Dahil nakapagrelasong ka sa gagong yan! Kuya, tiyan! Ruben! Ruben, mahal ko ang nanay ninyo. Hindi ko siya niloloko. Mahal ko siya. So ano lang, ha? So ano lang? Hinihigitan mo lang? Inuutotan mo lang? Kaya! May sariling trabaho si Jonathan! Nipiso nga walang kinukuha yan sa akin! Ruben, malinis talaga intensyon ko sa nanay ninyo. Kundi pa naman kayong mga tanga! Ikaw na yung perfect! Tama na. Amanda si Arlene! Arlene! Saksihan natin ang inaabangang episode finale dito lang sa Tadhana. Arlene, anak, andito mama, anak, di ba sabi ko sa iyo, hindi kita iwanan. Maki! Malapit na tayo. Ni Sis, ang anak ko po ay may familial dilated cardiomyopathy. Ano po yun? Yun po yung kinakapos ang hininga at hinihimatay dahil sa hirap ang puso mag-pump ng dugo. Oh my God. As I check the medical records of your late husband, same po sila ng condition. Good thing naman po is maaga po nating na-discover. May mga treatment naman po para dito. Yun nga lang po matatagalan at may kamahalan. Ma. Naalis na ako papuntang Katay next week. At teka, ba't di ko alam ito? Kailangan natin makaipon para sa pagpapagamot ni Arlene. Nag-apply ako last week. Tanggap ako. Iba talaga pag top-notcher ka sa board exams, eh. Di mo muna ako kinausap? Ma. Kasi alam ko pipigilan mo ako pag sinabi ko kagad sa'yo. Kita pipigilan kita? Kasi mahihirapan ka dun. Ma. Buong buhay natin, ikaw ang nagsarili ng problema simula nung iniwan tayo ni Papa bago siya namatay. This time, ma, ako naman ang bahala. Oh. Ang sweet naman yan! Nagdadramahan pa kayo, ah! Sali ako! Hoy, ikaw, Maddie. College ka na, ha? Ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? Naku, ako pa ba, kuya? Intay lang sila dahil andito na ang pinakamagandang nurse sa balat ng lupa. Kaya sabi mo dyan, tigilan mo yung landi, ha? Uy! Mati, sinasabi ko sa'yo. Kuya naman, eh. Alam mo, kuya, pag ako naging nurse, hahanap talaga ako ng AFAM. Tapos, dadalhin ko si Mama, tapos si Arlene, tapos din na kami titira. Ay, magandang plano yan. Ano ko? Hindi, sunod ka na lang. Kaya mo talaga. Paano kayo, kuya? Ah.
Ikaw ang kulit mo talaga eh, no? Kuya, ano ba? Ano ba? Tama na. Panalo ka na. Ha? John, sumahan mo ako sa labas. Mag-usap tayo. Ma, ano ba? Alam mo, John, simula nung iniwan ako ng asawa ko, ang Diyos na ang naging katuwang ko sa pagpapalaki sa mga anak ko. Amanda, swerte ng mga anak mo dahil may nanay sila na nandiyan palagi para sa kanila. Sila ang kaligayahan ko eh. At lalo na akong naging masaya. Simula nung minahal mo. Amanda, kung ano ba yung problema mo, Amanda, nandito lang ako para sa'yo. Pero hindi na ako masaya kasi sa nangyayari sa pamilya. Amanda, sinubukan naman natin, di ba, John? Kaya lang, apektado na yung mga anak ko eh. At alam mo na, alam mo na sila muunahin. Amanda, Amanda, ano pong pwede kong gawin para palampasan natin lahat ito? Sabihin mo sa akin lahat. Nagawa natin lahat. Pero mukha hanggang dito na lang talaga tayo at hanggangin na natin. John! Wow! Ang bango, ha? Yan yung mga namis kong luto mo, Ma, sa Qatar, eh. Halika na. Maupo na tayo para makakain. Mati! Halika na, kakain na tayo. Okay, Ma. Tubig. Ma, may delivery ng tubig. Jonathan, salamat po. Ay, magandang gabi po. Emily. Sakto, dating mo. Halika, sumubay ka rin sa aming kumain. Eh, tita, hindi na rin po ako magtatagal. Gusto ko lang po kausapin sa siya. Halika na. Dito ka sa upuan ni Jericho. Halika. Jonathan. Si Emily, oh. Mag-usap kayo. Kain ka muna, anak, ha? Sumubay ka na sa amin. Ginagawa mo dito.
Jonathan, yun nangyari sa barangay. Kalimutan mo na yan. Wala yan. Jonathan, mahal mo ba talaga yung babaeng yun? Bakit ba hindi na lang ulit ako? Siniloko mo ko. Pinaramdam mo sa akin na hindi sapat yung pagmamahal na binigay ko sa'yo dahil pinagpalit mo ko sa iba. Pero Jonathan, natuto na ako eh. Jonathan, paniwalaan mo naman ako. Jonathan. Natuto na rin ako, Emily. Ang tunay na pag-ibig ay may respeto at mapagparaya at sana pagdating ng panahon, sana ikaw din. Sarili natin. Mas matagal. Mas mahirap. Alam mo, tama ka. Pero sana, kapag mabuhay ulit ako, sana mas makilala kita ng maaga. Para hindi nila tayo gustahan. Olga! Tutuhanan na ba yan na wala na kayo? Mabuti na itong ganito. Magko-concentrate na lang ako sa mga anak ko. Lalo na kay Arlene na kailangan ipagamot sa Canada. Ano ka ba naman, Mare? Buong buhay mo, nag-concentrate ka sa mga anak mo. Kahit pa nga noon, nabubuhay pa yung lasenggo at babaer mong asawa. Hindi naman sila parte ng kasalanan ng asawa ko. At saka swerte ako sa mga anak ko. Kung ibang nanay yan, ako baka pinagtatabuyan na ng mga anak. Sa bagay, Mare. Napakaswerte mo nga. At swerte ako dahil sa edad kong ito, umibig pa ako. Ano ka ba naman, Mare? Wala namang expiration date ang pag-aasam na umibig tayo at ibigin muli. Lahat tayo ay nangangarap na magmahal at mahalin. Habang buhay tayo, eh, pwede tayong humanap ng panghabang buhay. Yes.
birthday, ma. Thank you. Thank you. Birthday, ma. Yeah. Upo na kayo. Upo na kayo. Kasi nga, anak, ikat. Ako mo na. Okay. Okay. Salamat. Salamat po sa lahat, ma. Ma, ba't parang di ka masaya? Ma, kumpleto tayo. Tulad ng dati. Po, ma. Kain tayo. Ay, ma. Sige. Yan na. Ikaw, ma. Ito, sandwich. Gusto to, ma. Salamat. Thank you. Kain tayo. Siya yan. Yung nasa video. Yan. Oh my goodness! Siya ba talaga yan? Kadiri, ano? Grabe! Ano sabi mo, Mang Jojo? Tarantado ka, bastos ka! Ben? Bakit? Totoo naman talagang nakakadiri yung nanay niyo. Ang tanda-tanda na, yung boyfriend kasing edad lang ng anak. Bakit, Mang Jojo? Nung bang pinagpalit mo ang asawa mo sa kasing edad ng apo mo, may narinig ka bang sinabihan kitang nakakadiri? Hindi yun ang punto eh. Ayan ang punto. Ikaw ang bastos. Pinanganak ka bang kali ni Stinisan at wala ni anong bahid? Kala mo kung sino kung makapanlait, mukha naman tipaklong? Ba't ano ba nakakatawa sa huwag karoon ng boyfriend na bata? E di kumuha ka rin ng boyfriend para hindi ka naiinggit. Aba! Gaga ka pala talaga. Ipapabaranggay ko kayo! Sige, ipabaranggay mo kami. Para malaman ko kung magkano ang danyos ng pananampal. Para makapagbayad ako at masampal kita uli. Kung makapagsalita ka ng nakakadiri, parang wala akong nagawa sa buhay ko na tama, ha? Pinalaki ko lahat ng mga anak ko ng maayos mag-isa. Kaya huwag mong sisigawan ng mga anak ko kapag pinagtatanggol nila ako dahil dito, walang ibang nakakadiri kundi ikaw! Di ka na. Sa iba na lang tayo Kumusta yung paghahanap ng trabaho? Wala pa din, kuya. Ayos lang yan. Kakahanap ka rin ng trabaho. Nabagay sa'yo. Ikaw, kuya. Kamusta na kayo ni Amanda? Trabaho parang paghahanap ng ibigin. Pag hindi para sa'yo at pinagtsatsagaan mo lang, di magtatagal. Pero kuya, alam mo, di ka naman talaga titigil hanggat di mo nahanap yung para sa'yo, di ba? May punto ang kapatid mo, anak. Kung talagang nakita mo na ang taong gusto mo, ipaglaban mo. Ang bango naman yan! Siyempre naman, ma. Recipe mo to eh. Yan yung adobo ko? Yes! Inaral ko talaga to. Kasi ito yung lagi mo niluluto sa amin. Kasi matagal masira. Ito yung niluluto mo, mana, kapag tumatagal. Lalong sumasarap. Niluluto mo ito, Maya, bago ka pumasok sa trabaho para may baon kami. Tapos pag-uwi ng school, may hapunan na. Eh kasi, ang trabaho ko sa agency, lagi na lang akong inaabot ng gabi. Kaya kailangan, ang lulutuin ko yung nagtatagal. Adobo, kumba, at binagoongan. Ma, sorry ah.
Narealize ko, tama lahat ng sinabi mo kahapon sa barangay. Ma, salamat sa lahat, ha. Diba? Sabi ko sa'yo, Ma, matalino yan si Kuya. May iintindihan ka rin niya eventually. Naku, Ma, bakit nga ba ang sarap ng recipe nitong adobo mo? Ang nagpapasarap dyan, pasensya. Kasi sa hirap iluto ng adobo, ibababad ninyo, pagkatapos palalambutin, pagkatapos hayaang maluto sa sariling mantika. Katulad din natin at ako sa inyo, ang pasensyang binibigay ko sa inyo at ang panahon para sa isa't isa, yun ang nagpapasarap ang samahan natin bilang isang pamilya. Ma, parang may kulang. Partner. Nang adobo! Kanin! Teka lang. Sorry naman. Yun naman, oh. Kukunin ko na. Ma, si Kuya Jonathan na ba talaga yung perfect match mo? Ano? Anong Jonathan na naman yan? Masyadong showbiz naman yung mga tanong mo. Siyempre, hindi ko masasabi. At saka, wala na kami. Yun na yun, Ma. Kung kailan naman okay na sa akin, saka hindi na pwede. Ay naku, Ma. Hindi mo kami pinalaki na basta-basta na lang sumusuko. Tama. Ma, sagutin mo nga kami. Mahal mo ba talaga? Jonathan! Pinapatawag ka sa barangay! Jonathan! Ano po yun? Si Jonathan! Ah! Jonathan, pinababarangay ka ni Ruben. May mga tano dito. Teka lang, kuya! Ano ka sa amin? Doon ka na magpaliwanag! Wag ho! Halika na! Teka, wag ho! Amanda! Halika na, sumama ka na! Wag ho! Wala kasalanan ng anak ko! Sumama ka na! Hoy! Sumama ka na, doon ka magpaliwanag! Wala kasalanan yung anak ko! Nakaw siya! Doon ka naman sa barangay. Guys. Oo, hindi magnanakaw yung anak ko. Nakaw siya. Mamatay ka lang. Ma! Lungaling sila. Jonathan, anak! Ayan, pinatawag na. Ayun nga ako. Ayan na, kuya, oh. Wala ko nilapitaw niya nga ako. Ang kapal ng mukha niyong pagbintang na magnanakaw ang anak ko. Anong bintang? Totoo yun, oh. Marangal na tao ang kuya ko. Eh, di marangal. Arlene. Amanda. Hoy! Huwag mo silang kakausapin. Pinagkatiwalaan ka nila, tapos gaganunin mo kami. Ano ba ninakaw ko? Wala akong alam dyan eh. Pare, kilala mo ako. Loko-loko ako dati, pero hindi naman ako nagnanakaw eh. Yun ang akala ko. Kasi, ganito yan eh. Sabi nila, nung nag-deliver ka ng tubig sa bahay nila, ay may nawala. Chairman, ganito kasi yan, ha? Oh. Para malinaw lang, itong lalaki na to, nagpunta sa bahay namin para mag-deliver ng tubig. Oh. At may ninakaw siya. Yeah. Ano nga ang ninakaw ko? Wala nga ako ninanakaw! Ninakaw mo ang puso ng nanay ko! Yan tayo! Chairman, tignan mo yung nanay ko. Oh. Tingnan mo, kanina pa yan umiiyak. Ma, umiiyak ka dyan, Ma. Huwag mo kaming pinapahiya, Ma. Ma, humagulgol ka. Humagulgol ka, Ma. Ay, kami, Ma. Humagulgol ka. Ma, lakasan
Tandaan mo pa, ma. Wala ka sa... Ikaw, lalaki ka. Kukunin mo yung puso ng nanay ko. Siguraduhin mo na huwag mo siyang papaiyakin, kundi lulumpuhin kita, naintindihan mo? Ha? Opo, opo, master. Narinig mo yung sabi ng mga anak ko? Narinig mo na ba yung sabi ng nanay ko? Tanda ka na, anak. Kayang-kaya mo na yan! Ang ina mo na ang dumiskarte, kuya ko. Ako yan, hinalikan ko na yan. Basta! Basta! Pinatunayan ni Jonathan na kaya niyang panindigan ang pagmamahal niya kay Amanda. At si Amanda naman, nagkalakas loob na rin na ipaglaban ang kanyang pinakamamahal. Pero huli na nga ba ang lahat? Sa bandang huli, walang kapantay ang ligaya ni Amanda. Nang sa wakas ay igalang, tanggapin at suportahan ng mga anak niya ang pinili niyang pagkakataon na magmahal at maging maligaya sa piling ng pag-ibig na pinili niya. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera at ito ang mas pinalakas na tadhana. Kumapit ka lang, kumapit ka lang.